What's up guys, kumusta? Bali sa video na to, i-share ko sa inyo yung mga pinagdaanan ko dun sa process nung pag-change color at rehistro. Bali, sinabay ko na rin dito yung rehistro para isang bayaran na lang, no guys? Masulit kasi pag isasabay natin eh. Hindi na bukod-bukod pa yung mga miscellaneous na babayaran, saka yung pagod. Kaya pinakamaganda talagang time mag-change ng kulay ng sasakyan eh, pag malapit nang mapaso yung rehistro. So, ayun, simulan na natin. So, ang first step natin dyan ay, syempre, i-prepare yung mga kailangan natin tulad ng valid IDs, saka yung original OR, saka CR. Then, pag na-prepare nyo na yung mga to, pwede na tayo pumunta sa Notary Public para magpagawa ng Notarized Affidavit of Change Color. Bali, ako nagpagawa na lang sa malapit sa may munisipyo dito sa amin. Nagre-range to 100 to 200 pesos. Depende na lang din sa lugar. Yung sa akin, inabot siya ng 150 pesos. Then after nito, ipa-photocopy natin, syempre. At least 3 copies siguro ng valid ID, back and forth. Tapos yung orig OR and CR, saka affidavit of change color. Okay, and then after nito, pwede na tayo pumunta sa pinakamalapit na PNP HPG. Sa ating mga lugar para magpa-evaluate at makakuha ng clearance para sa change color. So ako, dito ako pumunta sa Camp Olivas sa San Fernando, Pampanga para mag-asikaso nito dahil sa San Simon ako magpaparehistro ng motor eh. So ito na nga, magpapa-evaluate na tayo dito sa HPG. Pakihanda na lang yung mga original na files na sinabi ko saka yung mga photocopies nito para ma-evaluate kayo ng mabilis nila, sir. And then after ka ma-evaluate at sinabing kumpleto ka naman, proceed na tayo dun sa change color fee o yung babayaran natin para dun sa pag-change color. Bale, papupuntahin nila tayo sa pinakamalapit na land bank para magbayad nito. Bale, yung fee pala guys, nagkakahalaga siya ng 300 pesos. So after natin magbayad at makuha yung resibo natin sa land bank, dediretso naman tayo guys sa doon pa rin. Kung sa Olivas kayo, doon pa rin sa HPG, yung katabi niya, sa crime lab naman guys. Para ma-stencil yung sasakyan natin. After ma-stencil ng sasakyan natin, babalik tayo sa HPG office or MVCO. So ayun na nga, i-re-recheck nila ulit yung mga files o yung documents mo. Plus yung resibo na nagbayad ka sa land bank, saka yung stencil. Pwede na kayo mabigyan ng clearance. Pero sa case ko, pinabalik na lang ako nila sir after 2 days daw. Binigyan na lang nila ako ng claiming stub para makuha ito. Then pinicturean na rin yung motor, kasama syempre yung owner, tsaka si sir na may hawak na placard. So ayun guys, pag nakuha nyo na yung clearance at napicturean na rin kayo, pwede na kayong dumiretso sa pinakamalapit na LTO. Dito naman sa LTO guys, if change color lang yung agenda nyo, pwede na kayo dumiretso dun sa mga bungad na windows para humingi ng stencil form. Pero kung nahihiya kayong pumunta ng windows, ayun, mababait naman yung guard dun, pwede kayo magtanong. So ayun na nga, after mo makakuha ng stencil form, pwede ka na magpa-stencil. Then after nun, dire-diretso na yun hanggang bayaran, hanggang matapos. Madali lang guys. Aabutin ka lang ng 200 something kapag change color lang guys. Pero dahil isasabay na natin yung rehistro, syempre, sa emission test muna tayo pupunta. So ayun na nga, dahil sa COVID, tapos holiday pa nung kinabukasan, mula 10 AM, 4 PM na ako natapos. Emission pa lang. Bali yung emission fee pala guys, nagre-range siya from 400 to 500 pesos. So ayun, kinabukasan, balik na naman ako ng maaga-maaga. Correcta sa numbered windows para kumuha ng stencil form. Then after stencil, ayun, dire-diretso na yun hanggang bayaran. Hanggang matapos na yun guys. Make sure lang guys na dala nyo yung original at photocopies ng documents nyo. Kasi kailangan parehas yun. Yung original affidavit of change color nyo, kukunin na rin yun guys. Singit ko na rin guys, after ako ma-stencil, kumuha na rin pala ako ng insurance. Yung insurance guys, nagre-range siya sa 350 hanggang 550 dito. So bale, ayun na nga. Natapos na natin lahat-lahat. Nakuha na natin yung bago nating OR. Bago na rin yung nakalagay ditong kulay. From black, yellow na siya ngayon no. Bale, ayun, sinoy-noy na siya talaga dahil dilawan. Nakuha na rin natin yung plate sticker natin para sa taon na to. Ayun, dali natin guys. Bali, inabot pala ng 706.31 pesos yung binayaran ko sa LTO. Kaya siya umabot ng 700 plus kasi nag-change venue ako na 100 pesos. Tapos 120 pesos naman sa penalty dahil di nakabayad ng tamang month.
dahil nga sa COVID, yung change color guys, 30 pesos lang. So kung ima-minus nyo yung change venue, saka penalty, eh mas mababa yung babayaran nyo kung change color at registro lang. So ito guys yung range ng fees na pwede nyong gastusin pag mag-change color kayo at registro. So ayun guys, hanggang dito na lang ulit. Salamat sa panonood. Keep safe, Latom.